Barangay Love Stories. Masakit kapag iniwanan ka ng taong minamahal mo. Lalo na at ito ang kauna-unahan mong pag-ibig. Minsan dahil nasaktan tayo ay hindi na natin nabibigyan ang pagkakataon ng sarili natin na magmahal muli. Ikaw kapuso, hanggang saan kakayang dalhin ang sakit na dulot ng una mong pag-ibig? Dear Papa Dudut, minsan kapag may minamahal tayo, akala natin ay puro saya lamang ang mararamdaman natin. Akala natin ay hindi na tayo masasaktan. Nalulunod tayo sa pagmamahal ng minamahal natin. Akala natin ay wala nang hangganan ang kaligayahan. Kaya kapag nasaktan, hindi lamang doble ang sakit. Magdudulot pa ito ng panghabang buhay na pagkabilanggo sa sakit na dulot nito. Papa Dudut, ako po si Teresita, HR head sa isang department store dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Hindi po ako mahilig makinig sa mga dula sa radyo. At hindi ko rin alam kung kailan ako nagsimulang mahumaling din sa boses mo. Basta naramdaman ko na lamang na hinahanap ko na rin ang boses mo, Papa Dudut. Tuwing break time namin na mga kasama ko ay aliw na aliw kami sa pakikinig sa iyo. Nakaka-addict nga ng mga kasamahan ko. Hindi na kumpleto ang araw namin nang hindi ka naririnig. At ang nakakatawa ay hindi lang ako nagdagdag sa listener mo, sumulat pa ako sa iyo at nagbaka sakaling mapili mo ang sulat ko. Habang sila naman ay nagbabalak pa lamang na sumulat sa iyo ay inunahan ko na po sila. Naig daw kasi ng maagap ang masikap. Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Teresita. Taga Batangas ako pero napadpad dito sa Mindoro. 24 years old pa lamang ako noong makilala ko si Leonardo. Naging kasintahan ko siya. Matagal ang naging relasyon namin at mahal na mahal ko siya. At sa kanya lamang umikot ang mundo ko. Akala ko ay siya na ang forever ko pero nagkamali ako dahil natukso siya sa iba. May nabuntis siyang babae. Gumuho ang mundo ko noong mga panahon na yon at nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Hindi ko kinaya ang sakit at ininda ko ang mga ginawa niya sa akin. Iniwasan ko siya at lumipat ako sa Bulalakaw sa bahay ng kamag-anak ko doon. Walang nakakaalam na nandun ako dahil na rin sa kahilingan ko sa mga kaibigan ko na huwag sabihin kung nasaan ako. Ilang taon din akong namalagi doon hanggang sa magkaroon ng magandang offer ang kakilala ko para lumipat sa Calapan at doon na magtrabaho. Alam ko po na malaki ang tsansa na magkikita kami ni Leonardo dahil ang huling alam ko ay sa Calapan na rin po ito naninirahan. Kaya hindi malayo na magtagpo ang landas naming dalawa. Hindi ko alam kung handa na ba akong makita siya dahil masakit pa sa akin ang ginawa niya pero kailangan kong harapin ang takot na yon. At hindi na ako dapat mabuhay sa sakit na dulot ng nakaraan. Hindi magiging payapa ang isipan ko hanggat hindi ko nagagawang harapin ang takot ko. Magpakalayo man ako sa kanya ay hindi magagamot noon ang sakit. Dahil sa sakit na yon ay hindi na ako muling nakipagrelasyon. At ipinangakong hinding-hindi na ako muling iibig pa. 22 taon na mula nang saktan ako ni Leonardo pero pakiramdam ko ay nandito pa rin ang sakit. Pero gaya ng inaasahan ko ay muling nagtagpo ang landas naming dalawa. Kung magsasabihin sa'yo na tigilan mo na ako. Napapagod ako sa ginago. Aray! Ano ba? Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Pwede ba? Ikaw tumingin sa dinadaanan mo. Nagmamadali ako. Teresita? Ikaw nga! Kamusta ka na? Leonardo? Ako nga! Kamusta ka na? Dito ka ba nagtatrabaho? May asawa ka na ba? Ilan na anak mo?
Grabe, ang ganda mo pa rin. Daming tanong. Okay lang ako. Wala pa akong asawa at wala akong balak mag-asawa dahil baka manluloko din silang gaya mo. Aray, ang tagal na nun ha. Galit na galit ka pa rin ba sa akin? Walang nakakatawa. Palibasa kasi sanay na sanay ka ng manloko ng babae kaya tinatawanan mo na lang ang ginawa mo sa akin. Ito naman, sorry na. Inaarap naman kita noon eh. Ikaw lang naman ang ay tumanggap ng paliwanag ko. Che, magpaliwanag ka sa pagong. Baka pakinggan ka pa. Busy ka ba? Baka gusto mo magmerienda muna tayo. Busy ako. Isa pa, wala akong time makipag-usap sa mga manloloko na gaya mo. Excuse me nga. Teka lang, Teresita. Ano ba? Seryoso ko. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang. Seryoso din ako. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sapat na ang 22 taon na sakit na ginawa mo. Alam ko nasaktan kita. Pero matagal na yun. Hindi mo pa rin ba ako kayang patawarin? Patawarin? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para humingi ng tawad sa akin, ha? Oo, matagal na yun. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin ang sakit. Kapal ng mukha mo? Alam ko namang nasaktan kita eh. Pero mga bata pa naman tayo noon. Hindi ko pa alam noon kung paano pumasok sa seryosong relasyon. Huwag mong ikatwiran sa akin na bata pa tayo noon. Tanga, kaya mo na nga akong buntisin noon eh. Kaya ano pinagsasasabi mong bata pa tayo? Sadya lang na hindi ka na kontento sa akin kaya nagawa mo akong lokohin. Hindi kita niloko. Natukso lang ako. Ikaw ang mahal ko. Kahit nakabuntis ako, ikaw pa rin ang mahal ko. Maniwala ka. Pumapayag lang kasi siya nung makipag-sex sa akin. Iginagalang kasi kita. Kaya sa iba ko ginagawa ang gusto kong gawin sa'yo. Pero pinagsisihan ko naman yun eh. Wow! Thank you sa paggalang sa akin ha. Pero sana hindi mo na lang ako ginalang. Sex lang naman pala gusto mo, dapat sinabi mo agad para kahit hindi ako ready, binigay ko sarili ko sa'yo. Sana nag-sex tayo maghapon at magdamag hanggang sa gumapang ka pa uwi. Alam ko naman na mali ang ginawa ko. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Wala akong panahon para sa pagpapatawad. Huwag na sana uli mag-cross ang landas natin. Maayos na ang buhay ko. Paraan nga! Nagkataon na may kikitain si Leonardo sa mall kung saan ako nagtatrabaho. Sana pala ay nagpalit na lamang ako ng araw na yon o kaya naman ay nagkasakit na lang sana ako para hindi ako nakapasok. Hindi papadudot, biglang bumalik ang sakit ng ginawa sa akin ni Leonardo. Parang gusto ko pa rin siyang sampalin at saktan. Alam ko na matagal na ang ginagawa niya sa akin pero noong makita ko siya ay biglang bumalik ang lahat. Ang kapal na mukha niyang humingi ng tawad sa akin, 22 taong kong dinala ang sakit na yon. Tapos kung umarte siya ay parang napakasimple lamang ng ginawa niya sa akin. Akala ko yun ang huli naming pagkikita. Pero ginawa ni Leonardo ang lahat para malaman niya kung saan ako nagtatrabaho. Kung anong oras ako umuwi. Patuloy ko siyang iniwasan papadudot gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. At sasabihing layuan ko ang asawa niya. Hindi ko na siguro kakayanin kapag ganon. Pero makulit po si Leonardo papadudot kaya kahit ayaw ko nang makipag-usap sa kanya ay napilitan akong kausapin siya ng maayos para lamang tigilan na niya ako. Siguro nga ay tama na pakinggan ko ang side niya para na rin sa ikakatahimik ko. Baka rin sapat na ang paliwanag niya para masagot lahat ng tanong na matagal ko nang hinahanap kaya naman pinagbigyan ko siya. Pag-usap ha, may lakad ako. Lagi ka na lang nagmamadali eh. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Marami pa akong mas importanteng bagay na dapat gawin kaysa pag-aksayahan ka ng panahon. Hindi ka pa rin nagbabago. Maganda ka pa rin. Kung inimbita mo ako dito para lang makipagbulahan, mabuti pa umalis na lang ako. Teka, ito naman. Maupo ka na. Promise, bibilisan ko para hindi ka mainip. Ay, umayos ka kasi. Wala akong balak makipaglandian sa'yo ngayon. Sa totoo lang, ang gusto ko lang naman eh, humingi ng tawad. Nung iniwan mo ako at hindi pinakinggan ang paliwanag ko, pinilit nila ako makisama kay Mila dahil nga nabuntis ko siya. Pero saglit lang kami nagsama, hanggang maipanganak lang namin si Agnes. Nang ibang bansa si Mila, iniwan niya kami ng anak namin. Ako na ang nagpalaki sa kanya.
May trabaho na siya pero hanggang ngayon, kasama ko pa rin siya sa bahay. Bakit kanya iniwan? Nakita niya ba kagad na manluloko ka talaga? Hindi. Dahil alam niya na hindi ko siya mahal at hindi ko siya kayang mahalin. Alam niya na ikaw talaga ang mahal ko. At sumama lang ako sa kanya dahil sa bata at para iligtas siya sa kahihiyan. Napakasama mo din talaga, no? Naaawa ako sa anak mo. Lumaki siyang walang ina dahil sa pagiging selfish mo. Oo, tama ka. Selfish ka ako. Pero ano gagawin ko? Hindi ko siya mahal eh. Hindi mo pala siya mahal, bakit mo pinakialaman? Yan ang hirap sa inyong mga lalaki eh. Hindi nyo iniisip kung may masasaktan kayong tao. Ang mahalaga sa inyo, mairaos yung init nyo sa katawan. Wala akong ibang minahal kung hindi ikaw. Sobrang saya ko na makita kita. Matagal kitang hinanap. Pero naging mailap ka. Kung pinakinggan mo lang sana ang paliwanag ko, hindi sana tayo naging ganito. Kung pinakinggan ko ang paliwanag mo, malamang hiwalay na rin tayo. Wala kang pakialam kung may nasasaktan ka o wala. Halos ikamatay ko yung ginawa mo, no? Hindi mo alam kung anong pinagdaanan kong hirap para malampasan ko lahat ng sakit na ginawa mo? Tapos ngayon nandito ka? Sasabihin mong ako pa rin ang mahal mo? Palagay mo ba niniwalaan kita? Nagsasabi ako ng totoo. Saksi ang anak ko. Wala akong inilihim sa kanya. Hindi ko rin naman gusto lumaki ang anak ko na walang ina. Pero mas gugustuhin ko na ang ganun kaysa magsasama kami at araw-araw na mag-aaway. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa sinasabi mo. Basta galit pa rin ako sa'yo at hindi ko pa rin makakalimutan ang ginawa mo. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo eh. Sabihin mo lang sa akin kung anong dapat kong gawin para mapatawad mo ako. Wala kang dapat gawin. Layuan mo ako at huwag ka na magpapakita uli sa akin. Yun lang. Hindi ko gagawin yan. Ngayon para nakita na ulit kita. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na to. Masasayang lang ang panahon mo. Hindi ako susuko. Liligawan kita hanggang sa mapatawad mo ako. Ang dami mong sinasabi. Hindi na ako magtatagal. Marami pa akong gagawin. Mauna na ako sa'yo. Papa Dudut, tinutuon ni Leonardo ang panliligaw sa akin pero ilang beses ko siyang tinanggihan dahil ayoko nang maulit ang nangyari dati. Ayoko nang masaktan muli at iniwasan ko siya at sinabihan ko ng pagbabanta, Papa Dudut. Nagsabi din po ako sa mga kasamahan ko sa trabaho na kapag hinanap ako ay sabihin na wala ako. Nasa meeting o bahala na silang magdahilan. Pero talagang matyaga si Leonardo. Parang noong unang nanligaw siya sa akin at hindi niya ako tinigilan. Makulit si Leonardo, kilala ko siya at hindi niya talaga ako titigilan. Kaya nag-decide ako na harapin na lamang siya at ipamukha sa kanya ang maling ginawa niya sa akin. Panahon na rin siguro para matutunan kong harapin ang sakit na dulot ng ginawa niya sa akin noon. Matagal ng panahon na kinimkim ko sa dibdib ang galit na yon at siguro ay mas magiging magaan ang pakiramdam ko kapag natutunan ko na kung papaano palayain ang galit sa puso ko. Aaminin ko nung una ko siyang makita, Papa Dudut, ay nandun pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Napalitan lang siguro ng galit kaya hindi ko napansin na may puwang pa rin siya sa puso ko. At kung totoo ang sinasabi niya na ako lamang ang babaeng minahal niya ay ganon din ako, Papa Dudut. Siya lang din ang lalaking minahal ko. At palagay ko'y wala ng ibang mamahalin pa, kundi siya lamang, Papa Dudut. Ang lalaking matagal ko nang kinainisan, pero mahal na mahal ko pa rin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Aaminin ko na unti-unti ay nababawasan ang galit na nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi pa rin sapat yon para matanggap ko siya. Natatakot pa rin ako na baka maulit ang ginawa niya sa akin noon at baka kapag niloko niya akong muli ay hindi ko na makayanan pa. Baka tuluyan na akong mawala sa katinuan. Sa araw-araw na pangungulit sa akin ni Leonardo ay parang nanariwa sa akin ang nakaraan. May kung anong bumubulong sa puso ko at nakakaramdam muli ako ng kilig at bumabalik ang pamilyar na pakiramdam sa akin. Nakakatulog na ako minsan na may ngiti sa labi at magaan na rin ang bawat gising ko sa umaga. Nagtataka ako sa sarili ko dahil galit pa rin dapat ako sa kanya. Pero bakit sayang nararamdaman ko? Bakit napapangiti na naman niya ako at nagugulo na naman niya ang nananahimik kong mundo? Hindi ko alam, Papa Dudut, pero nakaramdam muli ako ng takot. Takot na baka kapag pinagbigyan ko na naman ang puso kong mahalin siya ay masaktan akong muli.
Pero sutil din ang puso dahil parang sa kabila ng sakit na ginawa niya sa akin ay gusto ko na ulit siyang mahalin anuman ang kahinatnan nito. Pero noong nasa punto na ako na handa na ako magpatawad ay saka naman sumulpot ang anak niya para siraan ang ama niya sa akin. Kaya nagdalawang isip ako kung tatanggapin ko ba siya o maniniwala ako sa anak niya. Oo, bakit? Sino ka? Hindi mo ba ako patutuloyin? Pasensya ka na ha, pero hindi kasi ako basta nagpapapasok sa pamamahay ko, lalo na't hindi ko naman kilala. Sino ka ba? Ako si Agnes, anak ni Leonardo. Pwede na bang pumasok? Ah, ikaw pala ang anak niya. Medyo arrogante ka ha, hindi may kakaila na tatay mo siya. May pinagmanahan ka eh. Pero sorry ha, hindi kasi Leonardo ang password ng pinto namin, kaya hindi kita pwedeng papasukin. Ano bang kailangan mo? Ah, okay, sige. Dito na lang ako sa labas. Sanay ka naman yata na naiiskandalo. Hindi ako sanay nang iniiskandalo, pero hindi rin naman ako natatakot maiskandalo. Layuan mo ang papa ko. Inuutusan mo ba ako? Oo, dahil ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ni papa si mama. Wala kang alam sa nangyari. Sinaktan din ako ng papa mo dahil sa mama mo. Parehas lang tayong biktima dito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi aalis si mama. Magiging maayos sana ang pamilya namin. Dahil sa'yo kaya palaging sinasaktan ni papa si mama. Hindi mo rin alam kung anong pinagdaanan namin ni mama kay papa. Laging sinasabi sa akin ni mama na kasalanan mo ang lahat kaya nagkaganon si papa. Hindi ko kasalanan na ganun ang ginawa sa inyo ng papa mo. Ininda ko rin ang pagkawala niya kaya hindi ko na nagawang magmahal ng iba. Kaya wag mo akong sisihin sa nangyari sa inyo. Kung nasaktan ka niya, bakit nakikipagmabutihan ka uli sa kanya? Wala kaming relasyon ng papa mo. Hindi pa ako nasisiraan ng bait para patulan ko siya uli. Wala pa? Bale, magkakaroon pag tumagal? Ganon? Alam mo bang may karelasyon ng papa ko ngayon? Matagal na sila. Sinabi niya ba sa'yo? Hindi lang ikaw ang babaeng niloko niya at sinaktan. Kaya kung ayaw mo mapabilang sa kanila, makipaghiwalay ka na sa kanya. Walang hiwalay ang magaganap dahil wala nga kaming relasyon ng papa mo. At kung sakali na maging magkarelasyon nga kami ng papa mo, wala ka na ron. Ako ang masasaktan, hindi ikaw. Alam ko naman na sinasabi mo lang yan sa akin para iwan ko papa mo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala, pero babaero si papa. At ayoko na may masaktan pa uli siyang ibang babae. Nakilala ko na lahat ng babae niya. At lahat sila iniwan din ni Papa. Concerned lang ako sa'yo. Salamat sa concern mo ha, pero hindi ikaw ang magdedesisyon para sa bagay na yan. Ako. Huwag mo sabihin hindi kita pinaalalahanan ha. Salamat sa paalala mo. Lahat pa na naging girlfriend ang Papa mo, ganyan ang ginagawa mo? Hindi, sa'yo lang. Ikaw lang kasi ang babaeng hindi pa niya naipapakilala sa akin eh. Mukhang iba ka sa kanila. Mukha kang disente, may pinag-aralan. Kadalasan kasi sa dinadala ni Papa sa bahay, mukhang mumurahing babae. Alam ko kung bakit ginagawa mo sa akin to. Sinisiraan mo Papa mo sa akin para maghiwalay kami. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Kapag nakuha na niya ang gusto niya sa'yo, iiwan ka din niya. Wala siyang ibang minahal kundi ako. Tanggapin mo na lang kung maging karelasyon ko uli ang Papa mo. Kami ang magsasama at hindi kayo. Okay, sige, ikaw ang bahala. Ihanda mo na lang ang sarili mo kapag may isang babaeng matangkad, maganda at maputi na susugod sa'yo dito para awayin ka. Good luck na lang sa'yo. Matatakot na ba ako? Oo, matakot ka na. Dahil kung hindi ka sanay na naiiskandalo, mararanasan mo na yun. Naaawa tuloy ako sa'yo. Dahil wala kang alam sa tunay na pagkatao ni Papa. Problema ko na yun. Makakaalis ka na, may gagawin pa ako. Mabuti pa nga umalis na ako. Sana nga totohanin ka ni Papa at hindi igaya lang sa mga babae na pinaiyak niya. Salamat na lang sa paalala mo pero matanda na ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Sige na.
Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang galit sa akin ng anak ni Leonardo, Papa Dudut. Samantalang ako dapat ang magagalit sa kanya sa ginawa ng ama niya sa akin. Kung magsalita siya ay parang kasalanan ko pa ang lahat. Ako ang nasaktan, ako ang dapat magalit sa kanila. Pero sa tono ng salita ng anak niya, ako ang dahilan ng nangyayari sa kanila. Hindi nila alam kung ano ang pinagdaanan ko kaya wala siyang karapatan na husgahan ako. Wala siyang karapatang ipamukha sa akin na kasalanan ko ang lahat dahil biktima rin ako kagaya niya. Gusto kong magwala, Papa Dudut, galit na galit ako. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil sa bandang huli naisip ko na walang kasalanan ang anak niya. Maaring kagaya niya ay lumaki din po ito na may galit sa akin dahil ang iniisip nito ay ako ang sumira sa pamilya na sana'y meron siya ngayon. Hindi ko alam at nahihirapan akong intindihin ang nararamdaman ko. Dahil sa kabila ng galit na nararamdaman ko sa nangyayari ay may bahagi sa puso ko na gusto ko nang makasama si Leonardo. Nararamdaman ko na bumalik na ang dating pagmamahal ko dito. At handa na ulit akong mahalin siya kahit na ilang agnes pa ang humadlang sa amin. Pumapayag na ako na maging kasintahan ka uli. Talaga? Salamat! Hindi ka magsisisi. Ipinapangako ko. Sana lang hindi na uli maulit yung ginawa mo sa akin. Dahil kapag niloko mo uli ako, malilintikan ka na talaga sa akin. Umasa ka na hindi na kita muli sasaktan. Iingatan ko puso mo. Magiging mabuti akong kasintahan. Pangako! Huwag kang mangako. Sinasabi ko sa'yo, baka pag ginago mo uli ako, ipabubugbog kita sa mga tambay dyan sa kanto. Teka, paano pala ang anak mo? Siguradong hindi niya magugustuhan kapag nalaman niya ang tungkol sa atin. Huwag mo siyang alalahanin. Mauunawaan din niya ang lahat. Malaki na siya. Ang mahalaga ngayon ay ikaw at ako. Hindi pwedeng hindi ko siya dapat alalahanin dahil pumunta siya dito at kinausap ako. Pinalalayo niya ako sa'yo. Iniisip ko tuloy ngayon kung tama ba na makipagmabutihan pa uli ako sa'yo. Kinausap ka niya? Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Huwag mo siyang pansinin. Ganun lang ang anak ko. May pagkasilosa kasi yun at ayaw na nababaling sa ibang atensyon ko. Hayaan mo't kakausapin ko. Hayaan mo na. Siyempre na sana yung bata na kayong dalawa lang lagi ang magkasama kaya siguro nagulat. Pasasaan ba't magiging okay din naman kaming dalawa? Huwag na natin siyang madaliin tungkol sa atin. Ang mahalaga, maayos na tayo. Hindi na siya bata. May boyfriend na nga siya eh. Kaya dapat mauunawaan niyang nararamdaman ko. Kakausapin ko siya. Mas maganda siguro kung formal kita ipakilala sa kanya para mas makilala ka niya. Huwag na muna, saka na lang. Tama ka, mauunawaan din niya tayo. Hayaan mo at kapag maayos na ang lahat, kakausapin ko siya ng masinsinan. Wala kasi siyang kinalakihang ina, kaya siguro ganyan siya. Sige, ikaw bahala. Ipapaubaya ko na sa'yo ang tukol sa bagay na yan. Teresita. Oo. Oh. Pwede na ba kita uling tawaging mahal? Oo naman, mahal. Ay, matagal na panahon ko din na hindi naramdaman ang ganitong klase ng saya. Yun! Ako din, mahal ko. Yan din ang nararamdaman ko ngayon. Babawiin natin ang mga panahon na sayang natin. Pero alam mo, sa totoo lang, may takot pa rin ako. Pero mas lamang ang saya. Kaya siguraduhin mo lang na hindi mo na talaga ako lolokohin, ha? May kalalagyan ka talaga sa akin. Oo naman, mahal ko. Umasa ka na hindi na ako titingin sa ibang babae at hindi na rin ako titikim ng iba. Magsasabi na ako sa'yo para kung hindi ka papayag makapag-sex sa akin, di magpapaalam mo na ako sa'yo na titikim ako ng iba para may basbas mo. Subukan mo! Biro lang. Ang akin naman eh, kung makakalusot lang. Baliw! Basta kung may gusto ka, sabihin mo sa'kin. Huwag kang mag-alala, ihahanda ko ang sarili ko para dyan. Kahit maghapon pa at ihilang ang pahinga. Kung yun lang naman ang paraan para hindi ka na magloko, ibibigay ko na sa'yo. Talaga? Oops! Teka! Hindi ko sinabi ngayon ha! Umayos ka! Kung makakalusot lang, ito naman. Che! Pero alam mo, mahal, hindi ko na naisip na darating pa tayo sa ganito.
Imagine, mahigit 20 years tayong hindi nagkita. Ni hindi tayo nag-usap. Pareho tayong hindi nagmahal ng iba, tapos ngayon eto. Magkasama na uli tayo. Ang saya, di ba? Tama ka, mahal. At wala akong hindi gagawin para lamang mapasaya ka at makabawi sa mga nagawa kong pagkakasala sa'yo. Salamat, mahal, sa muling pagtanggap sa akin, ha? I love you. Pakis nga. I love you too, mahal. Naging masaya ang pagsasama namin, Papa Dudut. Walang kasing saya. Ni hindi sumagi sa isipan ko ang mga sinabi sa akin ng anak niya at sa pagkakatong ito ay walang takot kong ibinigay ang sarili ko kay Leonardo. Hindi na ako natakot ipadama sa kanya ang pagmamahal ko. Hindi ko na inisip ang tungkol sa anak niya. Nagsama kaming dalawa pero hindi kami nagpakasal. Nagalit lalo sa akin ang anak niya at napansin ko na nakikipagkompetensya ito sa akin pagdating sa ama niya. Madalas po itong gumagawa ng eksena para lamang pumunta sa kanya ang tatay niya at minsan ay napipiko na rin po ako pero pinipili kong magpasensya. Pinipili kong unawain ang kagaspangan niya. Alam kong naapektuhan na rin si Leonardo sa nangyayari. Madalas ko po itong nakikitang tahimik at umuwi na rin po ito ng lasing. Nagiging bugnutin at parang laging aburido. Napapansin ko rin na palihim siyang nakikipag-usap sa telepono at hindi ako nagtatanong kung sino ang kausap niya, Papa Dudut. Anak niya siguro ang kausap niya at ayaw nang iparinig sa akin para maiwasan ang gulo. Ilang buwan pa lamang kaming magkasama ni Leonardo nang mabuntis ako. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya noong sinabi ko sa kanya ang pagdadalang tao ko. Parang wala siyang emosyon. Hindi ko alam kung masaya ba siya o hindi. Taliwas sa pakiramdam ko ang saya, Papa Dudut. Sa maikling panahon na magkasama kami ay malaki ang pagbabago sa ugali niya. Nahirapan ako mag-adjust, lalo na at bago lamang sa akin ang ganitong sitwasyon. Tapos madadagdagan pa kami. Nasanay kasi ako sa buhay na mag-isa at walang nag-aalala sa akin o naguutos kung ano ang dapat kong gawin. Nasanay ako na ako ang pinagsisilbihan. Kaya hirap na hirap ako dahil sa bahay, ako ang gumagawa ng lahat ng bagay, ako ang nagsisilbi sa kanya at hindi ko alam kung hanggang saan ko kayang sakyan ang ipinapakita niyang panlalamig sa akin. Doon ay biglang pumasok sa isipan ko ang mabuti, matangkad at magandang babae na sinasabi ni Agnes. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Galing ni Leonardo ay naramdaman ko din na parang balisa siya palagi at parang may inililihim. Palagi siyang galit at madalas na rin kaming nag-aaway. Palihim ko po siyang sinubaybayan at madalas kasi kapag umaalis siya o ginagabi siya ng uwi ay anak niya ang ginagawa niyang dahilan. Nagkaroon ako ng pagdududa. Gusto kong malaman kung talaga bang ang anak niya ang dahilan. Kung bakit nagbago ito sa akin sa maikling panahon lamang. Maraming tanong ang pumapasok sa isipan ko, ano nga bang dahilan ng pagbabalik nito sa akin. Tama siguro ang anak niya. Gagawin lang din akong babae nito gaya ng ibang babae na nagdaan sa buhay nito. Tanga lang ba talaga ako na nagpauto muli sa lalaking ito? Hindi ako nagkamali, may babae si Leonardo. Maganda ito, matangkad at maputi na gaya ng sinasabi ni Agnes. Mukhang palaban ng babae at hindi basta magpapatalo. Ewan ko pero biglang bumalik ang pamilyar na sakit 20 taon na ang nakaraan. Mas masakit, mas nakakagalit. Bigla kong nahawakan ang maumbukong tiya noon, Papa Dudut, at awang-awa ako sa sarili ko at sa magiging anak ko. Nagpatawad pala ako ng isang taong walang puso. Sana'y hindi ko na lamang muli siya kinausap. Baka nga concern lang talaga siya sa akin ng anak niya kaya ganon ang sinasabi nito sa akin. Sinungaling pala talaga siya at babaero. Ewan ko ba, Papa Dudut, nalilito ako at hindi ako nagpakita sa kanya. Hinintay ko siya sa bahay at kinontrol ko ang galit ko at pakikinggan ko ang kasinungalingan niya sa huling pagkakataon.
Nakis nga ako sa mahal ko. Huwag mo nga akong mahalik-halikan. Oh, sungit ah. Teka, bakit hindi ka pa natutulog? Saan ka galing? Saan ako? Nagkahiyaan kami ng boyfriend niya. Nagkasarapan kaya hindi kagad ako nakauwi. Eh, kumain ka na ba? Huwag ka nang magsinungaling. Sinundan kita kanina. Alam ko kung saan ka galing. Uy, alam mo naman pala eh. Bakit nagtatanong ka pa? Ang kapal lang mukha mo! Tinanggap kita dahil akala ko mahal mo ko? Tama pala ang anak mo! Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo! Hayop ka! Aray! Teka! Ano ba? Napakataas mo kasi! Akala mo lahat ng tao sasambahin ka! Kaya nung nakita kita ulit, na-challenge ako. Sinabi ko sa sarili ko na mapapasahin ka ulit. At eto, nangyari naman, di ba? Naging akin ka. Magkakaanak pa nga tayo. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil hindi ka natatanda mag-isa. Binigyan na kita ng anak. Masakit na, ha? Wala kang kasing sama! Akala ko mahal mo ako! Hindi kita mapapatawad! Oo, masama ako pero kasalanan mo yan eh. Iniwan mo ako sa isang pagkakamali ko lang. Hindi mo ako pinakinggan. Alam mo naman kung gaano kita kamahal noon, hindi ba? Sinira mo buhay ko! Sinira ko ang buhay mo? Ako pa talagang sumira sa buhay mo, ha? Ako na ang niloko mo, ako pa ang sumira sa buhay mo? Ikaw ang sumira sa buhay mo? Ako ang niloko mo, ako ang sinira mo ang buhay! Tinanggap kita dahil akala ko mahal mo talaga ako. Yun pala, ginagantihan mo lang ako dahil sa pag-iwan ko sa'yo. Anong gusto mo? Magpakasaya ako nung oras na niloloko mo ako? Ang kapal ng mukha mong hayop ka! Hayop ka! Lumayas ka dito! Layas! Ano ba? Tama na! Nasasaktan ako! Hindi ko naman nakalain na papayag ka makisama sa akin kahit hindi tayo kasal. Napakataas kasi ng tingin ko sa'yo. Tapos madali ka lang pala makuha. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin. Wala kang kasing sama. Umalis ka na! Bago pa lang naging tayo, may girlfriend na ako. Mahal ko siya. Ang bala ko lang naman talaga eh. Pag nakuha kita, iiwanan na kita. Alam ko na isinusumpa mo ko dahil sa panloloko ko. Pero wala na akong choice. Buntis ka na. Hindi na kita pwedeng basta pabayaan. Kaya kong palakihin ang anak ko na mag-isa! Iisipin ko na lang na isa kang bangungot sa buhay ko! Pero salamat! Salamat dahil sa buhay na binigay mo! Palalakihin ko ang anak ko nang hindi kakailanganin ng ama! Umalis ka na! Hindi ko tatalikuran ang obligasyon ko sa kanya! Hindi mo kailangan magpanggap na responsabling ama dahil bulok ang pagkatao mo! Umalis ka na! Alas! Oo! Oh, masama akong tao! Pero huwag mong idamay ang bata! Huwag mong ipagkakait sa akin ang anak ko! Hindi ka makikilala ng anak mo! Hindi niya kakailanganin ng ama na katulad mo! Bubuhayin ko siya ng mag-isa! Umalis ka na! Umalis ka na! Aray! Tama na! Tumigil ka na! Hindi kita kailangan! Hayop ka! Huwag ka nang babalik, demonyo! Nakipaghiwalay ako kay Leonardo, Papa Dudut. Masakit ang ginawa niya sa akin at hindi ko akalain na ganon pala kasamang tao ang lalaking tangi kong minahal. May ganon pala talaga kasamang tao. Ang tangi ko na lamang ipinagpasalamat sa kanya ay magkaroon ako ng anak. At siya ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko. Alagaan ko siya at ilalayo walang kwenta sa walang kwenta niyang ama. Alam kong masama akong ina sa gagawin ko pero hindi ko gugustuhin na magkaroon pa kami ng ugnayan. Hindi ko na siya gustong makita pa, baka makagawa lamang ako ng hindi maganda. Babae ang naging anak ko, Papa Dudut, at walang paglagyan ang kaligayahan ko ng mga sandaling yon. Naiiyak ako sa sobrang tuwa at palalakihin ko siya ng maayos. Hindi po ako humingi ng kahit na anong sustento kay Leonardo mula sa pagbubuntis ko hanggang sa panganganak ko. Ayaw ko na magkaroon ng kahit na anong utang na loob sa kanya. Alam ko na mahirap magpalaki ng anak lalo na at mag-isa ka lamang. Naranasan ko yon dahil nag-iisa akong anak. Maaga akong naulila. Sa murang edad ay natuto akong lumaban ng mag-isa. Wala akong masasabing tunay na kamag-anak na tumulong sa akin. Mag-isa akong lumaban sa buhay hanggang sa marating ko ang kinalalagyan ko.
Hindi rin biro ang pinagdadaanan ko, sanay na ako sa hirap at sanay na ako nang hindi umaasa kahit kanino. Bumalik si Leonardo Papadudut, gusto raw niyang ayusin ang sa aming dalawa. Humingi siya ng tawad sa mga nasabi niya at ako daw palang mahal niya. Pero hindi ako naniwala, sapat na ang sinabi niya sa akin, sapat na rin ang sinabi sa akin ng anak niya. Tapos na ako sa kanya at kahit magmakaawa pa siya at lumuhod sa harapan ko ay hinding-hindi ko na siya tatanggapin pa. Kahit pa humingi siya ng tulong sa anak niya, tapos na ang pagpapanggap. Sino yan? Si Agnes? Sandali lang. Ikaw pala, anong kailangan mo? Pwede ba tayong mag-usap? Kung tungkol sa papa mo ang pinunta mo, magpakasaya ka na dahil hiniwalayan ko na siya. Pwede ba akong pumasok? Ay, tuloy ka. Maupo ka. Salamat. Ano pa bang kailangan mo? Kung hinahanap mo ang papa mo, wala siya rito. Doon mo siya hanapin sa babae niya. Hindi ako pumunta rito para kay papa. Gusto ko lang makita ang kapatid ko. Natutulog siya. Ano ba talagang pakay mo dito? Sabihin mo na, marami pa akong gagawin. Wala akong panahong makipag-away sa'yo. Nag-usap kami ni papa. Pinapunta niya ako dito para pakiusapan ka na tanggapin ang sorry niya. Ayokong gawin to. Pero ayoko rin na may isa na naman bata na matulad sa akin. Hindi matutulad sa iyo ang anak ko dahil palalakihin ko siya sa pagmamahal. Hindi ko kayo gagambalain ng ama mo. Tama na ang sakit na ginawa niya sa akin. Binalaan na kita, 'di ba? Pero hindi ka nakinig. Aaminin ko, wala talaga akong ginustong babae para sa papa ko. Pero sa lahat ng babaeng nagustuhan niya, ikaw lang ang binalaan ko. Ayokong magaya ka rin kay mama. Grabe ang pagdurusa niya sa piling ng papa ko. Salamat sa concern mo pero hindi may babalik ng mga sinasabi mo ang desisyon ko na iwan ang papa mo. Sa maniwala ka at sa hindi, mas gusto ko na layuan mo na lang si papa. Nakita ko kung gaano ka kabuting tao. Hindi mo deserve ang lalaking gaya niya. Ay, salamat. Tama ka, hindi siya karapat dapat mahalin. Wala siyang kasing sama. Sa totoo lang nalulungkot ako dahil sa nangyayari. Pero mabuti na rin na hindi mo nabalikan si papa. Marami namang single mom dyan na naging successful nang hindi kinailangan ng asawa. Si mama, mas pinili niyang iwan ako kay papa. Alam daw kasi niya na kahit babaero si papa, pagdating sa anak, mabait siya. Napatunayan ko naman na totoo. Pero hindi naman sapat na dahilan ang pagiging mabuti niyang ama para maging masaya ako. Dapat alam din niya kung paano irespeto, pahalagahan at mahalin ang karelasyon niya. Ngayon nakikita ko na kung paano ka pinalaki ng papa mo. Noong una nababastusan ako sa'yo, para kasing pinalaki ka ng walang respeto sa mas matanda sa'yo kung magsalita ka. Kinailangan ko lang kasing gawin yun. Lahat kasi ng babaeng ipinapakilala sa akin ni Papa, kung hindi walang modo, ang lalaswa manamit. Ibinabagi ko lang naman ang ugali ko sa kaharap ko. kaya pala ganun kabastos ang pakikipag-usap mo sa akin noong una. Pasensya ka na ha. Pero hindi ko na talaga kayang pakisamahan ng papa mo. Lilipat na rin kami para wala ng gulo. Pwede ko bang malaman kung saan ka lilipat? Pasensya na pero mas maganda na hindi na tayo magkaroon ng komunikasyon pagkatapos nito. Para pare-pareho na tayong matahimik. Ikaw ang bahala. Pero pwede ko bang makita man lang ang kapatid ko bago kayo umalis? Oo naman. Halika sa kwarto. Liga, pasok ka. Ang ganda naman ng kapatid ko. Salamat ha. Sana kapag malaki na siya, magkaroon ng pagkakataon na magkakilala kami. Huwag kang mag-alala. Darating din tayo dyan. Sa ngayon, ganito na lang muna tayo. Salamat.
Pwede ba kitang tawaging tita? Oo naman. Salamat, tita. Walang anuman. Basta palagi kang mag-iingat at alagaan mo ang papa mo. Ikaw nang bahala sa kanya. Opo, tita. Hayaan nyo. At sasaktan ko na si papa kapag nagpasaway pa. Mabuti pa dito ka na kumain. Mabuti pa nga po, tita. Para hindi na ako magluluto pag uwi. Makatipid naman ang isang tanghalian. At pwede rin hanggang hapunan. Bahala na si papa sa buhay niya. Naging maayos ang samahan namin ni Agnes bago ko umalis, Papa Dudut. Pero si Leonardo ay hindi ko na siya kinausap kahit na ilang beses siyang nagpabalik-balik sa bahay namin. Iniwasan ko na siya. Hindi ko na pinakinggan ang mga sinasabi niya at sapat na ang nalaman ko para hindi ko panghinayanganan ang isang kagaya niya. Ilang taon ako nabuhay sa sakit na ginawa niya. Kung alam ko lang na masarap pala ang magkaroon ng anak, sana'y hindi ko na pinatagal. Sana hindi na ako nabuhay sa anino ng sakit ng nakaraan. Napakaraming sana ang biglang pumasok sa isipan ko, pero iga nga nila ay ganun talaga ang buhay. At kahit na anong gawin natin ay hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Kaya dapat na lamang tayong mabuhay sa kasalukuyan at sa hinaharap. Lumayo kami, Papa Dudut. Nagpaalam lamang ako kay Agnes na aalis na, pero hindi ko sinabi sa kanya kung saan kami ng anak ko pupunta. Kapag dumating ang tamang panahon at maunawaan ako ng anak ko ay sasabihin ko ang lahat sa kanya. Wala akong ililihim. Aalagaan ko ng maayos ang anak ko at mamahalin ko siya higit pa sa buhay ko. Siya ang magsisilbing lakas ko. Naging maayos ang buhay ko, Papa Dudut, ganun pa rin ang posisyon ko sa nilipatan kong department store. Ikinuha ko na lamang ng taga-alaga ang anak ko at hindi na ako nakibalita tungkol kay Leonardo. Baka magulo na naman ang mundo ko, sinarado ko na ang puso ko sa kanya at bubuksan ko na lamang ang bagong pahina ng buhay ko kasama ang anak ko. Gagawin kong masaya, bubuo kaming dalawa ng bagong storya na kaming dalawa lamang ang magkasama. Kakalimutan ko ang pahinang naging dahilan ng lahat ng pagkabigo ko. May mga pagkakataon na nalulungkot pa rin ako, pero kapag nakikita ko ang mga ngiti ng anak ko ay tila napapawi na ang lahat ng pagod at lungkot na nararamdaman ko. Ganon pala yon, Papa Dudut. Nakakatuwa lamang isipin na ang dating babae na takot magmahal ay sinarado ang puso sa iba ay handang-handa na ulit magmahal ngayon. Handang-handa ng magmahal hindi ng lalaki, kundi ng anak na bunga ng kanyang makulay na nakaraan. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut, at sa mga kabarangay ko na nasaktan ng taong minahal nila ay huwag kayong matakot dahil napatunayan ko na hindi pala natin dapat sinarado o isasara ang puso natin. Maaring dalawang beses akong sinaktan ng lalaking minahal ko, subalit nagkaroon naman ng magandang nangyari sa buhay ko kapalit ng sakit na yon. Lahat ng nangyayari ay may kadahilanan. At maaring ang nangyaring ikalawang kabiguan sa muling pagtanggap sa lalaking minahal ko ay paraan lamang po ng Diyos para magkaroon ako ng supling at maging kumpleto ang pagkatao ko bilang isang babae. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Teresita. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever.